Sa mga balitang mayroong pag-asa, lupang pagtatayuan ng bagong Seventh-day Adventist Church sa Bulacan, pinasinayaan at itinalaga ng Central Luzon Conference. Isang linggong pangangaral sa rooftop Seventh-day Adventist Church, umakay sa mga tao na magpabautismo. Sumpaan at pagmamahalan ng mga mag-asawa sa North and South Taguig Districts, muling pinagtibay sa Couples Banquet. Samahan at pananampalataya ng mga pamilyang Adventista sa Occidental Mindoro, lalong tumibay sa area-wide family camp. Mga Adventista sa Makiling View District, magkakasamang pinagpala sa kanilang praise program. Binyan Adventist Elementary and High School, nagtanghal sa isang benefit concert. Mga senior citizen at PWD, masayang pinaglingkuran sa gift-giving program ng Binyan Seventh-day Adventist HAD Ministries. Mga Adventista sa Central Batangas 2 District, nagsagawa ng cleanup drive sa dalampasigan ng Barangay Poblasyon San Luis, Batangas. Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Nagbabalik kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinasinayaan at itinalaga sa isang groundbreaking ceremony ang lupang pagtatayuan ng bagong Seventh-day Adventist Church sa Barangay Pinagtulayan, Norzagaray, Bulacan. Ang nasabing pangiging simbahan doon ay ang 20 sa mga bagong simbahang itatayo sa ilalim ng malawakang church planting initiative ng Central Luzon Conference. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Joy Esteves. Isang groundbreaking ceremony ang nagaganap para sa itatayong Pinagtulayan Seventh-day Adventist Church. Ang lupa na pinagtatayuan ng simbahan ay dinonate ng mag-asawang Violi at Robert Balagtas. Ang groundbreaking ceremony na ito ay pinangunahan ni Pastor Efraim Parulan, presidente ng Central Luzon Conference. Ito ay ang pang-20 church planting site ng East Bulacan 1. Sa tulong ng ating Panginoon, ito ay pang-20 na church planting na itatayo dito sa buong Bulacan. At ito ay sa tulong ng mga kapatid at suporta ng mga elder, care group at mga leader ng iglesia sa disitong ito. Ang mga nag-donate ng simbahang ito ay kaanib ng Norzagaray Seventh-day Adventist Church at sila ay kaanib sa lugar na ito ng pinagtulayan upang magkaroon ng iglesia sa lugar na ito. Ito yung kanilang vision o pangarap na magkaroon ng bantayang Panginoon sa barangay na ito upang sila ay sumamba, sama-samang magmisyon at sama-samang maglingkod sa ating Panginoon. Ito ay binubuo ng 200 square meters na kanilang idodonate at para pagtayuan ng simbahan sa lugar na ito. Kasi po malayo sa kabayanan. Para po ang mga taga rito ay dito na lang magsimba sa Pinagtulayan. Pinagtulayan. So, madami kasi na tao dito eh. Kasi may lumalakad yung mga kapatiran or sila yung mga maakay. Wala po kasi mga sasakyan yung iba. Kasi dito mga tao, mga ano lang, mga dayo din. Mga galing sa Bicol, mga kusa sa lugar. Ngayon sila nagigising na mayroong lumalapit sa kanila. Sa kasalukuyan, ang member ng lugar na ito ay binubuo ng 9 na mga kapatid. Bagong binyagan lang yon at sa kabuuan sila ay 20 na mga kaanib na sa lugar na ito. Ang target goal sa tulong ng Panginoon ay November 24, 2024 para italaga, i-dedicate ang simbahang ito sa tulong ng mga kapatid. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Joy Esteves nag-uulat para sa NPUC News. Isang linggong pangangaral ang masayang isinagawa ng mga Adventista sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig City. Sa pagpapala at pangunguna ng Panginoon, ang nasabing gabi-gabing pangangaral ay nagbigay daan upang magpasyang magpabautismo ang 7 tao. Ang kanilang pag-iebanghelyo, balitang may pag-asa ni Don Gonzales.
Naging mapagpala ang isinagawang pangaral ng Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church noong 19 hanggang 24 ng Nobyembre na may temang Ang Katotohanan, A Nightly Revelation of Truth. Ang nasabing isang linggong pag-ebanghelyo ay ginanap sa iglesia ng Signal Rooftop at ang mensahe ng Panginoong Diyos ay ibinahagi sa pamamagitan ng katauhan ni Elder Robert Chidosho, ang isa sa kanilang mga matatanda sa iglesia. Sa tulong ng pagsisikap ng mga kapatiran na mapalaganap ang mabuting pabalita at sa patnubay at gabay ng banal na espiritu, matapos ang programa ay 7 individual ang nagpasyang tanggapin si Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo noong 25 ng Nobyembre. Dati akong lasinggero, sugarol. Magbuot nung narinig ko ang lahat ng pagsimba dito sa rooftop ng Adventist, malaki talagang pagbabago ko sa rooftop dito. Sobrang laki po ang aking pagbabago sa aking narinig. Ang pagbabautismo ay ginanap sa nasabing iglesia at pinangunahan ni Pastor Jojo Salabo, ang Area 10 Chairman. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzalez, nag-uulat para sa Hope Today NBC News. Masayang nakibahagi sa couples banquet ang mga mag-asawang Adventista sa North and South Taguig Districts. Ang gabi ng kanilang pagtitipon ay nakapulutan ng inspirasyon at lalong nagpatibay ng kanilang samahan, pagmamahalan at pananampalataya bilang mga mag-asawa. Nagbabalik si Don Gonzalez para sa Balitang May Pag-asa. Napuno ng pagmamahal ang isinagawang wedding banquet at renewal of vows ng North at South Taguig District dito sa Royal Palm, Acacia Estates, Taguig City. Bilang programa ng Women's Ministry, nagkaroon ng reaffirmation of vows ang mga mag-asawa na kaanib ng North at South Taguig District. Ang programang ito ay naghatid ng kaligayahan at pag-ibig sa mga puso ng mga lumahok. Naging blessing siya as in sa bilang bagong mag-asawa pa lang kami ay parang na-refresh ulit. Marami na agad na pagdaan ng pagsubok sa aming nagdaang taon na aming pagsama ay dahil sa programa na ito, parang na-refresh. At nakita ko rin yung iba ng mga couple na matagal nang nagsama, parang naka-inspire din sila. So, yung event na ito ay talagang kahit sa amin bilang mga baguhang mag-asawa pa lang ay nakakatulong upang lalo pa naming maalala kung paano kami nagsimula at paano namin minahal yung isa't isa sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Ang programa ay pinamunuan ni Pastor Nick Francisco, na binigyan diin sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng papel ng bawat asawang babae at lalaki sa kanilang pagsasama. Tungo sa ikalalago, hindi lang ng kanilang relasyon, kung hindi pati rin ng kanilang pananampalataya. Ang isang pundasyon ng matatag na pamilya ay unang-una ay ang ating pundasyon ay ang Panginoon unang-una. Para ang magsasamahan ng mag-asawa ay magiging isang may harmonya. Ayan, dapat ay sila ay parehong mananampalataya at saka lagi silang malapit sa Panginoon, saka hindi nila pababayaan na lagi silang mananalangin sa Panginoon. Sa kabuuan, 41 mga couple ang nakilahok sa wedding banquet at renewal of vows. Ang programang ito ay naging pagpapala para sa mga mag-asawang sumali dahil nagkaroon sila ng pagkakataon na sariwain at alalahanin ang pinagmulan ng kanilang pagsasama. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzalez, nag-uulat para sa Hope Today NBC News. Napuno ng masaya at pinagpalang karanasan ang area-wide family camp ng mga Adventistang pamilya sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ang kanilang pagtitipon ay nakaukol sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya at kasigasigang makibahagi sa mga ministry ng simbahan bilang nagkakaisang sambahayan. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Jiramel Joy Tanyedo.
Sa pagpapatibay ng bawat pamilyang Adventista dito sa probinsya ng Occidental Mindoro, para sa paghayo sa gawain ng Panginoon, isang family camp ang isinagawa dito sa Marquez Farm, Sitio Receiving, Barangay Santa Lucia 2 sa Blayan Occidental, Mindoro. Mula sa maliliit na bata hanggang sa pinakamatandang parte ng pamilya ang kasama sa family camp na ito. Ginanap ng Nobyembre taong kasalukuyan. Maraming salamat po at kami ay nakasama sa family camp na ito. At marami po kami natutunan tungkol sa Panginoon, ganun din po ang pakikisama sa mga kapatiran. Sana po sa susunod na magkaroon ng family camp ay maraming sumama at nang sa ganun ay marami tayong matutunan. Malaki ang naging dulot ng family camp na ito, lalong higit sa mga magulang sa kanilang pangunguna sa kanilang tahanan. Ibinahagi dito ang iba't ibang topiko upang maipaunawa ang kahalagahan na ang buong pamilya ay maging kasangkot sa paglilingkod. Napakahalaga itong ginawang sa huling bahagi ng taong ito na ang buong pamilya ay mapaunawaan ng hindi lamang ng kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon kundi yung makisangkot sa nagtatapos na banal na gawain. Importanteng ang buong pamilya ay sama-samang hindi lamang sumasamba sa iglesia, kundi kasama sa pagsuporta sa pagdadala ng mabutang balita sa mga tao sa kanilang mga kapaligiran. Sa kabuuan, naging matagumpay nga ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng buong area ng probinsya ng Occidental Mindoro sa pangunguna ng Family Department. Salamat sa Panginoon dahil bagamat nagmula sa iba't ibang pamilya, iba't ibang distrito, ang bawat isa ay naging buklod sa gawain ito. Napakalakas ang pakinabang. Praise the Lord po sa pangyayaring ito ng area-wide. At sana po, yung mga pamilya na hindi natin nakasama sa ngayon, sila ay magkaroon ng pagkakataon sa susunod na mga panahon na gaganapin muli ang area-wide na ito. Ang ACC, maraming salamat sa lahat ng mga members at ganun din sa mga officers. Maraming salamat sa pagtulong at lalong higit sa ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jira Meljoy Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang mga lokal na simbang Adventista sa Makiling View District sa kanilang idinaos na praise program sa Bangkal Seventh-day Adventist Church, Los Baños, Laguna. Doon ay sama-sama silang nagbalik ng pasasalamat at pinuri ang Panginoon sa kanyang pagpapala at pangunguna na kanilang naranasan ngayong taon. Ang iba pang detalye ng kanilang masayang programa, Balitang May Pag-asa ni Mary Faith Villamor. Umula na umaraw, tuloy-tuloy ang papuri at pasasalamat na handog ng Makiling View District sa ating mahal na Panginoon sa Bangkal Seventh-day Adventist Church para sa kanilang praise program. Mission Refocus, Be His Witness ang tema ng pagtitipon. Pinag-usapan sa Sabbath School Lesson Review ang relasyon ng pagiging Kristiyano sa misyon sa mga nangangailangan. Pagkatapos din nito, ay inordinahan ng mahigit 20 na mga kapatiran bilang elders, deacons at deaconesses na siyang nagtalagang maglingkod sa ating Panginoon. Nakarinig din ng mga kapatiran ng mensahe mula kay Pastor Santi Eranista tungkol sa kahalagahan ng pagkikilahok sa misyon ng ating Diyos. Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid na tunay na napakasigasig sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos dito po sa ating pong minamahal na distrito. Dito po sa Makiling View District, sa Los Baños, sa Bai at ganun din po sa Kalawan. Ano po mga kapatid at sa iba pang mga churches dito na nakapaloob. So, ang aking pong dalangin at ang aking pong hiling na mas lalo pa nating mapapalago, ang ating pong mga care groups, magkakaroon tayo ng mission refocus, mga kapatid, lalo't higit sa pagtulong sa mga taong nangailangan, lalo't higit sa mga taong nangailangan sa ating Panginoong Hesukristo at nangailangan ng kalinga ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. So, yun lamang po. At yun po ang aking dalangin na tayong lahat ay lumago. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pinangunahan naman ni Pastor Ryan Corpus, District Pastor ng Makiling View District, ang naganap na elections ng officers ng Adventist Youth at ng District Coordination Council para sa taong 2024 hanggang 2025.
Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Los Baños, Laguna. Ako si Mary Faith Villamor, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Isang benefit concert ang isinagawa sa San Pedro City Astrodome, San Pedro, Laguna ng Binyana Adventist Elementary and High School. Sa temang God Will Make a Way, ang nasabing pagtatanghal ay isa sa mga inisyatiba ng paaralan para makalikom ng pondong kanilang ilalaan para sa iba't ibang proyekto. Kabilang na ang building renovations and outreach programs. Si Alexa Borlongan para sa Balitang May Pag-asa. God Will Make a Way, ang tema ng benefit concert na programa ng Binyan Adventist Elementary School, Binyan SDA High School, dito sa San Pedro City Astrodome, Barangay Pasita, San Pedro, Laguna. Mga makalangit na musika na tila ay sneak peek of heaven's music ang natunghaya ng daang-daang manonood ng God Will Make a Way, a benefit concert featuring Star Suzuki Strings, Alfred Arciaga in flute, at maging sa harp ni Cher Colacion. Kasama rin dito ang special participation sa pag-awit ng Baez Business Choir, pati na rin ang pagtugtog ng angklong mula sa Binyan SDA Church, Himig Kawayan. Ang programang ito ay naglalayong magkaroon ng sapat na budget para sa gawain ng paaralan tulad ng comfort room renovation, pati na rin ang taon-taong programa nito na Adventist Schools Year-End Outreach Services o Ayos ang Regalo Outreach Program sa Mindoro. Initiative ng ating mga officer ng SSA at ng mga parents, guardians, at ipag-ugnayan ng ating mga school board members ay ito ay napag-aralan na sa pamagitan ng ganitong concerto na kung saan ay inilunsad para magkaroon ng beneficyo ng ating paralan at patuloy-tuloy improvement na ating gagawin sa ating paralan. Bagamat hindi naging madali ang preparation ng concert na ito, ang 70 miyembro ng orkestra kasama ang mga solo performer ay taus-pusong inihandog ang kanilang talento sa isang exquisite orchestral journey sa pamamagitan ng pagtugtog ng selected classical pieces at ilan ding arrangement ni Sir Homer Ilaw. So putting them together is a challenge, but you know, the blessing is dahil ito ay gawain. Now, the Lord will really provide the time in His time, and the Lord will provide the talent. And we are at the verge of performance. Kaya ang mga challenges man ay mayroon, pero I think the blessings is more beyond than the challenges. Huli ay gusto ko po talaga magpasalamat, hindi lamang po una sa Panginoon dahil sa pagkakataon ni pinagkaloob niya. Pangalawa doon sa atin pong mga avid viewers, ang atin pong mga sponsors, ang atin pong mga parents, talaga napaka-supportive po nila. Ang atin pong mga sponsors, hindi lamang po taga dito sa Pilipinas, hindi lamang po taga Binyan, pero sila po ay taga ibang bansa pa. Nasadyang, yung iba ay talagang nandito para samahan po tayo, at sila po ay talagang nagbibigay. Nakikita nila yung kahalagahan ng atin pong goal na nais nating ma-attain sa atin pong ginagawang programa ngayon. Bakas sa mga ngiti ang kasiyahang daladala ng musikang nagpapabatid na ating pagmasdan ang paggawa ng mahihiwagang bagay ng ating Panginoon sa ating buhay. Naglalayong maghatid ng mga balitang may pag-asa mula dito sa San Pedro, Laguna. Ako po si Alexa Borlongan para sa Hope Today and PUC News. Naging target ng gift-giving program ng Binyan Seventh-day Adventist Church ang mga senior citizen at PWD sa Barangay San Vicente, Binyan, Laguna. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng kanilang health, Adventist Community Services at Dorcas Ministries. Ang kanilang masayang paglilingkod, nasa Balitang May Pag-asa ni CJ Villa. Senior at PWD, priority ka sa amin. Ayan ang tema ng HAD o Health ACS and Dorcas Department ng Binyan Seventh-day Adventist Church para sa ating mga minamahal na senior citizen at PWD sa Barangay San Vicente, Binyan, Laguna. Isinagawa ng HAD ng Iglesia ng Binyan ang kanilang ikatlong gift-giving
para sa mga PWD at senior citizens ng Barangay San Vicente, Binian, Laguna. Ayon pa sa HAD, ay mas marami ang nabigyan ng biyaya ngayon kumpara sa mga una nilang gift-giving. Kita sa mga ngiti ng 35 ito, ang saya matapos sila ay makatanggap ng biyaya mula sa ating Diyos. Talagang masaya tayo kung nakita natin, masaya sila. Ano po, na tayo nagiging blessing sa kanila at sana ito ay magpatuloy sa tulong ng Panginoon. Ang aming pagsasalamat sa Panginoon dahil kami ay naging instrumento lamang para makarating ang tulong at maipadama namin ang pagmamahal sa ating mga seniors at PWD. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo maisa-isa, subalit alam ko na kayo po ay papagpalain ng Panginoon. Tunay na kapagbibigay, ligaya at pag-asa ang ginawang programa ng mga kapatiran ng Binian. Naglalayong magatid ng mga balitang may pag-asa mula sa Binian, Laguna. Ako po si CJ Villa para sa Hope Today, NPUC News. Coastal Cleanup Drive o paglilinis ng kapaligiran sa tabing dagat ng Barangay Poblacion, San Luis, Batangas. Ang masayang kinasangkutan ng mga Adventista sa Central Batangas District 2. Ang nasabing gawain ay bahagi ng iba't ibang mga programa at paglilingkod bilang paghanda sa nakatakdang evangelistic effort sa naturang lugar. Si MJ Katapat para sa Balitang May Pag-asa. Bilang paghahanda sa isasagawang evangelistic campaign, nagsagawa ng coastal cleanup ang 7 iglesia mula sa distrito ng Central Batangas 2 sa Barangay Poblacion, San Luis, Batangas. Isa ang Barangay Poblacion, San Luis, Batangas sa mga lugar na wala pang iglesia ng Seventh-day Adventist. Layunin ng Central Batangas 2 District na maipakilala ang Panginoon sa nasabing lugar. Sa hangaring ito, isinasagawa ang coastal cleanup bilang bahagi ng mga paghahanda ng distrito para sa nalalapit na evangelistic campaign. Lubos din ako kami ng pasalamat gawa ng napagtuunan nyo din ng pansin na pag-inaskili sa aming tabing dagat. Kaya hinihimok ang mga kabataan dito sa bayan ng San Luis. Sila ay makipagtulungan sa paglilinis ng ating dalampasigan. Sapagkat ito ay isang biyaya para sa atin na dapat nating pangalagaan. Kasama rin sa serbisyong isinasagawa sa lugar ang pamimigay ng babasahin sa mga residente. Maganda po ang naging programa po ito ng Seventh-day Adventist po. Ito po ay magandang buwaran. Hindi lang po para sa mga kabataan, maganda po sa mga kababayan ko pong poblasenyos na ingatan po ating coastal kasi ito ang isa sa mga pwede natin maging tourist spots na pwedeng puntahan ng mga tao, maging pamamigay nila ng books na nagalaman ng mga impormasyon na pwedeng magamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. In-encourage ko po ang mga kapatid na sila ay makisangkot sa gawain kasi ito rin ang paraan na para maipadama natin sa kanila ang pagmamahal natin sa bayang ito. At ganun din ipadama natin na ang pag-ibig ng ating Panginoon. Bilang elder ay akin pong hinihikayat ang mga kapatid na makiisa sa ating gawain. Paglilinis ng ating paligid na tayo dapat ay maging modelo sa ating gawain. Sapagkat tayo mga Adventista ay concerned sa kalinisan at higit sa lahat sa ating kalusugan. Salamat sa Panginoon, purihin siya. Dahil tayo ay ginagamit niya sa mga ganitong gawain. At sa simpleng kaparaan ng ito, ay doon natin may papakita kung paano at kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Ito ay isang oportunidad para mabuksan muli ang pintuan para makapasok ang pangangaral dito sa bayan ng San Luis. Inaasahan na mas lalago pa ang gawain sa lugar ng San Luis sa pamamagitan ng mga panalangin at pagtutulungan ng mga miyembro ng Central Batangas 2. Layuning magatid ng mga balitang may pag-asa, ako si MJ Katapat, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon.
palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong may sama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Kyle Lawrence Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.